Panginoon, nakilain ang kanyang halal. Purihin siya ay awitan at papurihan ng aking manhan. Purihin siya ay awitan at papurihan ng aking manhan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ng iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang iyong ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem na kasama sina Bernabe at Tito. Nagbalik ako sapagkat ipinaalam sa akin ng Diyos na dapat akong pumaroon. Nakipagpulong ako ng sarilinan sa mga pangunahin ng simbahan at ipinaliwanag ko sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan na ipinangangaral ko sa mga hentil. Ginawa ko ito sapagkat ayokong mawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal sa nakaraan at sa kasalukuyan. Sa halip, kinilala nilang ako'y hinirang ng Diyos upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga hentil. Tulad din ng pagkahirang kay Pedro upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hudyo. Ang Diyos ang humirang kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo, ang siya ring humirang sa akin bilang apostol sa mga Hentil. Nabatid din na Santiago, Pedro at Juan, mga kilalang haligi ng simbahan, na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito. Kaya't kami ni Bernabe, tinanggap nila bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga Hentil at sa mga Hudyo naman sila. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha na talaga namang pinagsisikapan kong gawin. Nang si Pedro ay nasa Antioquia,
Hayagan kong sinabi sa kanyang mali ang kanyang ginagawa. Sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaking pinaparoon ni Santiago, sila'y sumasalo sa mga hentil. Subalit, nang dumating ang mga iyon, sila'y lumayo at hindi na nakisalo sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Hudyo. At gumaya rin sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Hudyo, pati na si Bernabe natangay sa kanilang pagkukunwari. Nang makita kong hindi nila sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, "Kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hentil at di bilang isang Hudyo, paano mo mapipilit ang mga hentil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Espiritu ng Diyos Anak, ang siyang ating tinatanggap ng Diyos Ama ay matawag. Alleluia, sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad." Sinabi ni Jesus, "Kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Si Jesus sa ating Ebanghelyo ay pinakiusapan ng kanyang mga alagad.
turuan silang manalangin. Ano, hindi ba gano'n naman minsan, pag may nakita tayong isang taong gumagawa noon, ay nagpapaturo tayo sa ginagawa niya dahil gusto nating matutunan. Bakit gusto nating matutunan? Dahil gusto nating tularan. Sa ating ebanghelyo, hiniling ng mga alagad kay Jesus na turuan silang manalangin dahil nakikita nila si Jesus na nanalangin. At dahil nakita nila iyon, gusto nilang sundan na mas mahigpit si Jesus, na mataintim si Jesus, kaya gusto nilang tularan din si Jesus. Kaya tinanong nila si Jesus, turuan niyo po kaming manalangin. At sa ating ebanghelyo, binigkas ni Jesus ang kilala nating panalangin, ang Ama namin. At para sa isang deboto, sagrado sa kanya ang panalangin. Lalo na sa deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pag kumanta ng Ama namin, ako sabay-sabay ho yan. Kaya tuwing Biyernes, umaawit tayo ng Ama namin at napakagandang pakinggan ng lahat ng nagsisimba, umaawit, tumatawag sa Ama na minamahal. Ama na tinuturo ni Jesus. Ama na pinapakilala ni Jesus sa atin. Kaya bilang isang pamayanan, sana'y tayo'y pamayanan na nananalangin. A community that prays. Yung nagdadasal. At mataimtim na nagdadasal. Minsan ang dasal hindi kailangan maging mahaba eh. Pero ang kailangan ng dasal, taimtim sa puso. Pwede nga, ang haba-haba ng mga magdasal, yun pala yung dasal. Huh? Ang laman ng pagchismisang ka kay Lord tungkol sa kapitbahay mo, pati sa dasal, dinala mo pagkachismosa mo. O minsan, nagdadasal, puro hingi ng hingi sa Diyos. Pero nakakalimutan pakinggan ng Diyos. Maganda rin nun sa ating pananalangin, samahan din ng panahon kung saan kaya natin maging tahimik sa harapan ng Diyos. Di ba gano'n naman ang panalangin? It is a conversation with God. Yung conversation, pakikipag-usap. Dalawa ang nag-uusap. Hindi ikaw lang ang nagsasalita. Kaya sa panalangin natin, binubuksan natin ang laman ng puso natin sa Diyos na nagmamahal sa atin. At ganun din, may panahon din tayo ng katahimikan para pakinggan ang tinig ng Diyos. In silence, God speaks to us. At yan ho ang panalangin. Pakikipag-usap sa Diyos, pakikipag-usap sa Ama na nagmamahal at nagpapakilala sa atin. Si Jesus sa ating ebanghelyo, ipinakilala sino ang Ama, na Ama na pwedeng lapitan, Ama na nagmamahal, Ama na nagbibigay ng ating kakanin sa araw-araw, Ama na nagpapatawad sa atin, Amang nag-aadya sa atin. Pinakilala ni Jesus sino ang Ama nang tayo ay makalapit sa Kanya. Kaya maganda rin imbitasyon sa atin sa pamamagitan ng ating pananalangin. Huwag tayo matakot lumapit sa Diyos na nagmamahal, pumapatnubay, nagpapatawad, at nagtatanggol sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Amang nasa langit na mayroong ganap na pananalig sa Kanya. Ang ating itugon
Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang simbahan sa buong daigdig naway magpahayag ng malalim na pananalig sa pagdating ng kaharian ng pag-ibig, katarungan, at kapayapaan ng Ama, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, naway patuloy tayong nagdarasal at hindi magpadaig sa anumang tukso, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Tayo naway magkaroon ng sapat na makakain sa araw-araw na pangangailangan at magkaroon ng dakilang puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga may sakit at ang mga nakakaranas ng paghihirap sa buhay, naway matulungan ang kanilang kapwa sa pagpapasan ng kanilang krus, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga yumao, naway makita ang Panginoon ng harapan sa kanyang walang hanggang tahanan sa paraiso, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming mga panalangin. Tulungan ninyo kaming manalig palagi sa inyong pagmamahal at tanggapin ang inyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ito pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay ng iyong inihabilin. At sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at na mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili, kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo ang banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubogad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Oh.
Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang baliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsasumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinduho ka namin, aral mo ang amin buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal panahamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunwalhati
Amin.